Dumating na po sa kanilang bahay ang abo ng konduktora na nasawi ng silaban siya ng pasaherong kanyang nakaalitan sa loob ng bus kamakailan. Nag-alala po ngayon ang mga kaanak ni Ameline Sembana kung papaano bubuhayin ang siyam nitong anak. Si Bernard Haudian sa detalye, live, Rise and Shine, Bernard. Rise and Shine, Diane, Rise and Shine, Pilipinas, na iuwi na nga sa pamilya ni Ameline Sembana ang kanyang mga abo. Tumulong na rin ang kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan para sa kanyang cremation. Bago mag-alas dos ng madaling araw, dumating na ang mga abo ni Ameline Sembana, ang bus conductor na nasawi sa pagkasunog ng isang bus sa Commonwealth Quezon City nitong linggo sa kanyang bahay sa Camarines, Caloocan City. Dinala ang kanyang bangkay sa isang crematorium sa Montalban, Rizal, kung saan sinagot ng bus company ang gastos para dito. Isang linggong ibuburol ang kanyang abo at pag-uusapan ng kanyang pamilya kung saan sementeryo siya dadalhin. Kwento ng kanyang ina na si Flor Deliza. Masipag sa paghahanap buhay si Ameline kahit na siya ay single parent sa kanyang siyam na anak. Ang panganay niyang anak ay isang first year civil engineering student habang ang kanyang bunso ay kambal na isang taong gulang. Subalit dahil kapos ang kanyang kinikita, tumigil sa pag-aaral ang kanyang mga anak at kulang pa ito para sa pagbayad sa upa, sa bahay at pambili ng pagkain. Kung minsan po eh, yung am, lagyan ng konting gatas na nakalugaw, makakain lang po. Pinangihinayangan ni Flor Deliza na wala siyang maitulong sa kanyang nasawing anak, lalo na't may mga iniinda siyang sakit na breast cancer at diabetes. Inaabot na 500 piso kada araw ang kanyang ginagastos para sa gamot. Kaya kailangan ko ang suporta sa kahit anong gawin ko sa mga anak ko din, edi wala din silang hayaan muna na ako na lang ang kasi matanda na. Ayon pa sa mga kaanak ng biktima, walang kilalang nakaaway si Ameline bago ang insidente. Pag-uusapan pa ng mga anak ang tungkol sa pangangalaga sa siyam na anak ni Ameline. Hustisya naman ang hiling ng pamilya ni Ameline sa mga otoridad. Dayan, samantala naman na hindi pa rin natutukoy sa ngayon ang isa pang bangkay na nahanap din sa sunog. Hindi pa rin tiyak ng mga kaanak ni Ameline kung may connection siya kaya nangyari ang insidente. Ito muna latest mula dito sa Caloocan. Balik sa inyo, Dayan. Mayroon na bang pagkakakilanlan yung suspect? Dayan, gaya nga ng aking nabanggit, ay hindi pa natutukoy ng mga otoridad ng pagkakakilanlan nung itinuturong suspect dahil wala pang kamag-anak na nagkiklaim ng kanya. Maraming salamat sa iyo, Bernard Haudian.